Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. Ang today's video, ang ipakikita ko sa inyo ay mga favorite kong indoor plant. Ngayon, unahin po natin ang aking jajan! Ito po ang Red Beauty. Ito po, isa sa indoor ko, sa may dining, malapit sa dining ko nilalagay ito. At maganda po, pati kulay at makapal ang kanyang leaves. Ang kasunod po natin ay, ito po, Pink Cochin. Ang ganda po niya, very lush na po. Pink Cochin, ang look at may pot. Lahat sila maganda. Ito po ang kuchin. Ang kanyang dahon ay patulis. Maganda po. At medyo makapal din. Kaya, ito po yung pangalawa kong favorite na pang indoor plant. Ang isa, nakalagay sa trailing spot. Kita nyo to. Ang photos na ito, ibang klase, maliliit yung kanyang dahon. Maganda to sa mga entrance o sa corner. Doon inilalagay. Ganda. At pwede rin namang ilagay sa base. Ito po, water base po ito. Ilalagay natin sa ganito. Ito po ay iba-ibang klase. Pinaghalo-halo ko. Meron pong enjoy. Meron po siyang marble queen. Meron pong neon. Ito, pero napakaganda po. Sa ibabaw ng dining table mo, pwede na to. Diba po? At ang kasunod po natin ay, ito po. Si Laurente. Laurente, ito. San Siberia, pero Laurente ang kanyang name. Yan yung ating isang indoor. At ito naman po ay si Dwarf. Nakita natin, si Dwarf po ito. Dwarf San Siberia. At tinatawag po ito ng snake plant. Ayan po. At ang kasunod po natin ay rubber tree. Nakita niyo po ito. Ang laki na niya, natutumba na siya sa kanyang pot. Rubber tree. Ito po si Black Prince. Black Prince, nakita nyo po. Ang ganda ng dahon niya. Ang kapal, parang plastic. At makintab po siya. Oh. Ang kintab po. Ito po si Black Prince. Ang kasunod po na rubber tree ay si Teneke Cream. Ayan po. Teneke Cream. Kasi po, ito'y nag-cream ang kanyang kulay, berde at saka cream sa tabi. Hindi kagaya ni Black Prince, talagang more on black siya dahil sa iba ang kanyang ano. Pero ang kanyang likod, yung likod ng ano niya is green na green. Ayan o. Pero dito black. Parang black na green. Ito green na green. Yan ang difference nila. Itong isang ito, nagki-cream siya. Lalo na pagka nainitan. At meron pa dapat tayong isa na indoor. Ito po ang Edil Leaf. Maganda po ito. Ang kintab po at parang plastic ang kanyang dahon. Napakakapal. Parang plastic ang kanyang dahon. Nakita niyo po lahat ng aking halaman na pang indoor ay nasa malaking pot. Ilan lang po itong maliliit. Gaya nitong maliit ang pot. Siyam po itong nilalagay ko sa loob ng aking bahay. At maganda po sa corner. Pwede po nyong, eto pong una, mga aglaw po yun. Doon ko po nilalagay sa malapit sa dining. And then, meron po siyang, mainit din po siya roon. Pero, maganda ang ventilation niya. Kasi may glass na ano doon, glass na bintana. At itong mga ito sa may terrace, sa entrance terrace, ito sa hagdanan po ito sa
pa-akyat. At ito po ay sa receiving. Receiving room. Ang ganda pong nakalagay doon. At yun, makikita nyo. Sa susunod po, iaano ko sa inyo kung ano yung mga characteristic nila, ano yung mga talagang panila. Pero ito po, nakakaalis ng mga toxic, nakakaalis ng, nakakatulong po sa loob ng bahay. May mga wala dala ng hangin, ina-absorb po nila. Lahat po ito ay nakakatulong sa ating health dahil nakakaalis sila ng toxic sa ating loob ng bahay. At isa pa, madali silang alagaan. Hindi siya yung talagang araw-araw mong didiligan. Hindi siya ganun. Kailangan yan, minsan 3 days, pwedeng diligan, or titignan mo kung basa ba yung lupa o hindi. Lalo na itong si Laurente. Ito, kahit na isang linggo, dalawang linggo mong hindi diligan, hindi siya namamatay. Kaya maganda pong pangloob ng bahay. Ito naman pong water plant, palitan nyo rin ng tubig after 3 days o kaya, kasi huwag nyo pong hayaan may kiti-kiti, papatayin niya yung halaman mo. Kailangan po, laging may pinapalitan po ng tubig. Mga after 3 days o kaya 4 days, pwede nang palitan to. Mayroon pa pala akong isa doon sa taas, cellium. Kaya lang, nasa taas siya. Hindi ko napakita sa inyo. Pang-sampu sana yun, yung cellium na yun. Sahod yaman, pero nilagay ko po sa tubig. At sana'y nagustuhan nyo ang mga halaman kong ito na paborito ko. Kanya-kanya naman tayo kasing paborito kung ano yung gusto nating halaman iayos at i-decorate sa loob ng ating bahay. Pero napakaganda po na may halaman tayo sa loob ng bahay. At nakakadagdag sa pag-decorate at presentable yung ating maling salas, dining, entrance. Maganda po na makikita nyo po na para bang kung kahit pagod kayo pag nakita nyo napakaayos at may mga halaman, tanggal lahat ang stress nyo. Dito ko na po i-end ang aking vlog at sana po yung nagustuhan nyo at yung paborito ko po ay baka maging paborito nyo rin po kasi maganda po talaga sila, pati kulay, color po po siya. At sana po kung nagustuhan nyo, paki-like na lang po. At sana po ay paki-subscribe and press the bell para po ma-notify ko kayo sa susunod kong vlog. At marami pong salamat at God bless you all. Bye!